A resupply mission sa BRP Sierra Madre. BRP Sierra Madre in the West Philippine With Sea. With the armed forces vowing to resist if China tries to remove warship BRP Sierra Madre from Ayungin Shoal. I'm not aware of any agreement that the Philippines should remove from its own territory its own ship, the BRP Sierra Madre. Kita nyo to? Ito yung BRP Sierra Madre. Para kung pandigma to ha, kaso hindi halata. World War II pa kasi ang edad nito. Kasing edad o baka mas matanda pa nga sa lolo mo. Kaya syempre, bulok na. Sa totoo lang metal scrap na to eh. Kumbaga junk. Kung may dapat ikatakot dito, siguro yung baka mamatay ka sa tetano. O yung baka may magpakita multo dun. Sabi nga ng isang wise man na kilala ko, mukha na tong ghost ship. Pero wag ka, may asim pa to. Gigil na gigil ang China na paalisin to sa Ayungin Shoal. The Chinese side lodged solemn representations immediately, requesting the Philippine side to tow away the vessel. The Philippine side also made explicit commitments to do so. It's been 24 years, and the Philippine side is yet to honor its commitments. Kung isipin nyo, China ang may pinakamalaking navy sa buong mundo. Pero bakit di niya basta-basta magalaw itong bulok at karag-karag na barko ng Pilipinas? Ito kasi, technically nasa active service pa ang BRP Sierra Madre, hindi pa to decommissioned. So kung sakaling tirahin to ng China, aba magkakagulo. Remember, may mutual defense treaty tayo sa US. Pag inatake tayo, obligado silang sumaklolo. So baka magkagyera. Kaya ang China, inis na inis na. Ito yung options nila. Hintayin gumuho yung BRP Sierra Madre sa sobrang kabulukan sa kagipitin yung mga tropa nating nagbabantay sa bulok na barko na to. May ilang sundalo kasi tayo naka-rotational duty doon. Ibig sabihin, pinapalitan din sila at sinusuplayan ng pagkain at iba pang pangangailangan. Lately, grabe yung pagharang ng China Coast Guard sa mga tinatawag na rotation and reprovisioning missions ng armed forces natin sa Ayungin. Di ba nga, ilang beses na nitong binobomba yung resupply vessels natin gamit ang water cannons? May mga tropa pa nga tayo nasaktan dahil sa kabalbala na to ng China eh. Gaano ba kaimportante ang BRP Sierra Madre at Ayungin Shoal para sa Pilipinas? At bakit ganong katindi yung pangaharas ng China sa atin? Konting history muna tayo. 1995, sinakop ng China ang Mischief Reef na located sa West Philippine Sea. Di pa natin ginagamit yung name ng West Philippine Sea noon. Pero clearly, tayo ang may tinatawag na sovereign rights sa area na to dahil pasok ito sa ating exclusive economic zone. Ibig sabihin, tayo lang ang may karapatan sa ilalim na international law para makinabang sa mga resources dito tulad ng isda, langis o gas deposits. 1999, sadyang isinadsad ng Pilipinas ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Simula noon, nagsilbi na itong military outpost ng Pilipinas. Nangyari ito noong panahon ni Pangulong Joseph Estrada. Alam nyo ba, makaraan lang ilang araw, dumating ang dalawang Chinese naval frigates para manmanan ang bagong outpost ng Pilipinas. Nakatutok yung mga armas nila dito. Nasa 100 meters ang haba ng BRP Sierra Madre, isa tong US tank landing ship na sumabak noong World War II. Tawag dati dito, USS LST-821. Eventually, naging USS Harnett County at isinabak sa Vietnam War bilang helicopter gunship base. After the war, napunta to sa Philippine Navy at ito ay tinawag na BRP Sierra Madre after our longest mountain range. If you think about it, veterano na ng dalawang digmaan ang BRP Sierra Madre, World War II at Vietnam War. Pero napakahalaga nito para sa interes ng Pilipinas. Kung wala to, matagal nang inangkin at sinakop ng China ang Ayungin Shoal. Malamang, tinayuan na rin ang military facilities. Just to be clear, pasok ang Ayungin Shoal sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Ibig sabihin, atin to. Let me explain. Remember yung legal victory natin laban sa China noong 2016? Yung dokumento na tinginidigong piece of paper lang na pwedeng itapon sa basurahan? Base sa decision ng UNCLOS Tribunal, low tide elevation ng Ayungin Shoal. At dahil dito, no country can claim sovereignty over it. Pero dahil pasok ito sa exclusive economic zone ng Pilipinas, atin ito, sabi ng International Court.
So dun po sa mga nagsasabi na disputed ang Ayungin Shoal, hindi po. Malinaw po ang court decision tungkol dito. Makapalam po talaga yung mukha ng China para angkinin pa rin ito. Actually, halos buong South China Sea po ay inaangkin ng China. Kahit yung mismong Permanent Court of Arbitration po ay nagsabi, wala pong basihan yung 9-line doctrine nila na ngayon po ay naging 10-line na. Noong 2014, dahil sa tindi ng harassment ng China, ibinagsak na lang mula sa ere yung mga pagkain at tubig sa ating mga tropa sa Ayungin. Ayon sa Asia Maritime Transparency Initiative, 14 na sasakyang pandagat ng China ang nakita tuwing may resupply mission sa Ayungin noong 2023, mula sa isa lang noong 2021. Dito mga nakaraang buwan, tumindi ang patintero sa paligid ng Ayungin at mas pinaigting ng China ang pagharang sa ating resupply missions. Dito sinusundan-sundan, kinakanyo ng tubig at binabangga ang ating mga vessels na di hamak na mas maliit. Actually, yung ilang fishing vessels ng China, yung kabilang sa maritime militia nila, aba, mas malaki pa sa mga dinedeploy ng gobyerno natin sa West Philippine Sea. Clearly, David versus Goliath ang labanan dito. Mahinahon ang response sa Pilipinas so far. Ibig sabihin, hindi tayo gumaganti maski water cannon. Sinisikap na lang ng mga tropa natin na makompleto ang mission. As of July 2023, nakapaghain na rin ang Pilipinas ng 97 diplomatic protests laban sa China. Ilang beses na rin pinatawag ng gobyerno ang Chinese ambassador dahil sa issue na to. Recently, China pa nga nagreklamo sa Pilipinas, ha? Tayo pa raw ang nag-encroach sa territory nila. Kapal, no? Eto pa, may pangako raw kasi tayo na hindi kukumpunihin ang BRP Sierra Madre. Recently, inamin ito ng dating mouthpiece ni Duterte, yung dating human rights lawyer. May gentleman's agreement raw na pinasok si Duterte para status quo. Eh pero teka muna, di ba pabor na pabor sa China yung Duterte agreement na yon? Kasi kung bawal magdala ng mga gamit pang kumpuni sa BRP Sierra Madre, eh lalo itong mabubulok at guguho. At pag nawala yon, happy-happy na ang China. Huwag nyo rin kalimutan, eh namang pakialam ng China kung i-repair natin ang BRP Sierra Madre. Again, atin ang Ayungin Shoal. Sila yung nanggugulo rito. Actually, parang ganito po yung nangyayari, no? Parang meron kang kapitbahay na abusado na nakatambay dun sa bakuran mo. Tapos yung meron siyang biglang mga rules na kailangan sundin mo. Tapos yung pananim mo, kinukuha niya. Tapos kunwari meron kang gustong kumpunihin dun sa bakuran mo, hindi mo magawa kasi tinatakot ka o hinaharas ka. Sabi nga ni retired Justice Tony Carpio, squatter ang China sa West Philippine Sea. Eh, pero ang squatter na to, makapalang apog at mas mayaman pa sa atin.